after ng matinding baklasan mga kamerks. So ito na yung bearing ni sir. So pag nakita nyo yan, no, dry na siya. Mahirap na siyang iikot. Ayan din nagiging cause kung bakit na matigas yung manibela at kumakabig na. So linisin muna natin yan mga kamerks. Nakita nyo naman yung difference kanina na sobrang lagkit niya. Sobrang hindi nyo maikot. Then ito, nung after malinisan natin, madegreaser. Wow! Kitang-kita nyo naman, sobrang tagal ng spin niya. Then dito naman tayo sa upper part natin. So halos same lang din siya nung nasa tipos bearing natin. Natuyuan na rin siya. Then degreasing muna natin yan mga kamerks. So yan yung power degreasing natin. So, salamat sa mga nag-a-avail niyan, sa mga bumibili sa akin ng degreaser. So thank you so much. Then ito, tubig lang ang katapat niyan panlinis. So matatanggal na natin yung grasa. Then yan, konting hangin-hangin lang. Tapos. So yan, tiripakan na natin ng grasa. Isa rin yan sa mga tips ko mga kamerks na pagka nagbaklas kayo, make sure lang na riripakan nyo talaga ng solid at liglig at umaapaw na grasa. Kasi ayan talaga yung tumutulong malubrikant ang ating bearing. Nandyan din yung pagtanggal ng kabig, nakakatulong din yan kasi nga smooth na talaga siya. Hindi tulad kanina yung grasa na stuck. Sobrang tagal na siguro niya. Tapos sobrang lagkit niya na kaya pagka nililiko nyo na maganit na siya tsaka kakanto na siya, wala na siya sa tamang smoothness ng mga bearing. So ayan, nilinis natin, okay pa naman yung bearing ni sir. So ayan, kita nyo naman, no? Full pack ng grasa. Disclaimer lang po sa mga nakapanood ng aking video, ang aking vlog is not for tutorial, this is preview para sa mga aking customer. Nais din nila kasi ma-vlog ang kanilang mga motor. Then nagre-request sila na gawan ko ng video. Then ito ma-i-share ko sa inyo. Paalala na din po sa mga nais gumaya, sa mga beginner na magbabaklas. Make sure lang po na sa expert nyo pa rin po dalhin dahil hindi po biro mag-align ng manibela. At maghigpit, may proper alignment po yan at tamang higpit sa manibela kasi kahit anong grasa mong ilagay dyan, kung hindi tama yung pagkakalign at pagkakahigpit, useless din po yan, babalik at babalik yung pinakakabig ng inyong manibela. Tips tayo agad-agad mga kamerks. Alam ko naman mahilig kayo sa aking tips, so ito na, pagbibigyan ko kayo. Kung sakali naman palitin na yung bearing niya, ito yung sign na palitin na siya. Yung bulitas niya nasa ball race is lumalabas na. First yun. Pangalawa, may bitak na yung pinaka-corona niya, which is yung housing niya. Makikita nyo, kung pinaka-housing niya may bitak na, make sure lang palitan nyo na yung pinaka-ball race niya. Pero kung okay naman yung pinaka-ball race niya, housing niya, hindi umaalis yung pinaka-bulitas, pwede nyo na yan linisin, then ripakan nyo ng pinaka-grasa at ibalik sa tamang ayos yung pinaka-handlebar at ang tipos natin. Tips ulit tayo mga kamerks, ito lang pinakamahalaga din to. Make sure lang yung mga wires and cables nyo naka-proper align yan kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit kumakabig ang inyong manibela. Dahil pag nabaklas yan at binalik ng mali, yun, tendency mangyayari yung kakabig sa kaliwa yung pinaka manibela nyo. Then check nyo na rin, tanggalin nyo muna yung caliper, master caliper sa baba. Tapos tsaka nyo siya i-swing yung left and right kung wala na siyang hagod o yung wala na yung papaling yung pinakamanibela nyo. Yun yung pinaka-perfect and proper alignment ng inyong handlebar na alam nyo na wala na siyang tama o kabig o yung pinaka-kanto.
So, maraming salamat mga kamerks sa mga nag-avail ng Magic Gatas and aking degreaser. So, thank you so much. More power sa inyo, sa mga naging customer ko at naging satisfied naman sa mga gawa ko. At ayan, nakitang-kita nyo naman sa mga video ko na ginagamit ko talaga yung product ko. Thank you so much for supporting and subscribing. Then, Smirks Motovlog. So, ayan, thank you mga kamerks.